Ayan, magandang araw ulit sa inyo mga ka-friendship at welcome po sa isa na namang edisyon ng Tropang Banyera Zone! O, ito, mapag-uusapan natin ay tungkol sa atin. Tungkol sa mga sikreto natin. Ay, lalo ka na. Hindi, pag-usapan natin yung ano, mystery girl, yung proposed bill ba ito? Oo, tama ba yan? Sa camera. Pabasa natin kay Bunso. Ito yung tungkol sa gagawing 4 days a week yung pasok ng mga empleyado. Ayun, kasi dati nang ano yun, sir, dati nang may nagpapalutang noon. So ngayon, officially, meron na nag-file sa Congress. May nagpasa na. Financially, Cavite Rep. P.D. Barsaga. At sabi niya, makakatulong din ang panukala upang mabawasan ang bilang ng mga sasakyan sa kalsada. Yun, nakalagay dito. So, ano muna traffic? Ang traffic ang inisip kasi na Vermont. Correct. Ayon dito, under this scheme, the traffic volume on Mondays and Fridays will be minimized since there will be less employees coming to work on these days. Correct. On top of this all, the well-being of the employees will be cared for. Studies show that compressed work week is highly correlated with productivity. Ano yung correlated? Mr. Garado yung correlated. Ano, may kaugnayan. Ayan. Yun. Biging productive. Oo. In fact, employees working in said scheme showed improvements in job satisfaction, teamwork, work-life balance, and company loyalty. Correct. Employees also experienced less stress and higher levels of happiness. Totoo ba yan? Less stress. O pare, ang sa proposed bill na to, magiging 40 hours na lang per week ang pagtatrabaho. 40 hours per week? So per day, ilan yun? So kung ang pasok, ang magiging pasok mo ay 7 ng umaga hanggang 6 ka na lang. Kasama na dun yung 1 hour break. Okay. Bale, around 10 hours kang nagtatrabaho. 7 to 6. So kung pang umaga ka, 7 ng umaga hanggang 6 ng gabi. Kung pang gabi ka naman, 6 ng gabi hanggang 7 ng umaga hanggang 5 ng umaga. Ayan, mystery girl, ikaw ba agree ka ba dyan sa bill na yan? Ako agree. Kasi number one, kung i-spread out nila yung lahat ng mga empleyado tapos papapasokin ng 7 days yung ano, magiging 7 days yung pasok. Tapos yung iba papasok ng Sabado, ng Linggo, yung tapos yung the rest na naka-day off. Sigurado mababawasan yung ano nang yung problema sa traffic eh. So hindi sabay-sabay yung tao sa labas. Napaka ano niyan. Yung iba nagsasabi na masyadong mahaba, pero siguro ano lang, sanayan na lang 'yan kung 'di ba. Kasi kung nasa kalye ka, ilang oras ka na naka ano 'di ba, nakatenga sa kalye, at least ikaw ba kung ilang oras ang pasok mo, yung pagpasok pa lang dito. Ano, at least 3 hours, sir. 3 hours. Oo, so pareho tayo. Ikaw galing ka saan? Sa Navaliches. O ako galing sa Kainta. Sino mas malayo sa atin? Ang problema, traffic sa Mindanao sa amin. Sa amin naman, pa traffic. Sa amin naman, so, diba sa Gano ka rin? Sa Rosario traffic, sa C5 traffic, Ayala traffic. Hanggang dito, sa street natin, traffic pa rin. So more than 3 hours ang ano, pagpasok pa lang yun. So pag pa-uwi, 3 hours pa rin. Kung siswertihin ka, kasi konti na lang. Less than 3 hours. Less than 3 hours. So 5 hours, tignan natin, araw-araw. Ano nun, talagang makaka-uwi ka ng pinakamaaga ng 11 dahil nga, ano, sa haba ng biyahe. Ang ano naman kasi dyan, okay, kung ikaw muna lipstick girl, anong agree ka ba? Bali, naiisip ko yung tatlong araw na bakasyon. Hindi yung 4 days more. Parang, dalawang araw na lang. Ikaw ba masipag ka ba o tamad na empleyado? May araw na masipag talaga ako. Sobrang sipag ko. Oh. Ako talaga yung ano eh, yung... Kailan ka tinatamad? Baka kasi reviewin to eh. Oo. Oh. Ako talaga yung... Hindi, so agree ka? Agree na ako. Doon sa 4-day work. A week. Napa-atas talaga yung sobrang sipag. Sino ikaw ni Jan? Ako... I'm sure okay ka din. Okay na okay sa akin yan. Kasi makukompress mo na lahat sa ilang araw lang yung pagtatrabaho. Tapos medyo mahaba pa yung time mo ng pagre-relax. Lalo na kung stressful yung klase ng trabaho mo. Lalo na si Paul, di ba? Medyo stressful ang work. So ikaw, agree ka ba doon?
Ako po, ano, agree. Kasi ako taga Laguna ako, tapos... Oh, diba? Taga Laguna pa rin. Taga Laguna pa rin. Tapos araw-araw, diba, yung oras. Kung ganun, yung... Pero ilang oras ka muna papasok? Ano po, halos 2 hours lang. Ah, okay, mas malapit pa lang. Makalipat na nga sa labi. So, ayun po, parang mas mababawasan yung traffic. Yung traffic. Feeling ko lang. Gusto niya nga, ano eh. 3 days pa ito. Abuso naman yung sa'yo. 24 hours ka dito. Ilang oras? Hindi ko naman. So ikaw, sir, Fred? Eh, hindi lahat ng company pwede ganito. Oh, kasi okay. Paano yung maliliit na company? Di, mag-skeletal working force sila. Oo, oh, yun lang. May ibang ano, mag-day off ng matagal. Mm-hmm. So, dapat pag-isipan ng mga mababata siya. Kung paano i-apply. At kung sino yung mga... At sino yung applicable. So sa atin pwede. Sa atin pwede. Sa atin pwede. Pero ano sir, meron naman na ano na minimum of ganyan yung mga empleyado. Yeah. Ah, yung may number of employees. Oo, kung siguro mga 20s, pwede na. Pwede na rotation, di ba? Kasi yung trabaho nung isa, ikaw yung gagawa. Oo. Kung four lang kayo or less than 10, correct. Hindi talaga uubra. Alam mo, feeling ko magiging mitsa pa yan ang away sa opisina. Totoo. Totoo. Diba? Kung sino yung sasalunin. Ikaw, Che. Sa akin, agree din. Kung siyang less stress nga, mm-hmm, sa traffic, tsaka sa kuryente rin sa company, diba? Oo. Oh. Walang tao. Pero ano, dapat ano, i-try muna kayo. Mm-hmm. Diba? Tignan natin kung... Trial run. Sa akin kaya nila ipatry. Hindi, kaya yung sa ibang bansa, sir, meron ng study na, yun nga, mas masaya daw yung mga empleyado. Kapag 4 days, kapag 4 days ang pasok, okay. May study na lang. Sa Spain, gano sila kasaya? Nag-preop lang yung trabaho nila. Kasi lesser stress, sa traffic. Kasi yun na nagpapastress eh, yung traffic ka eh. So, tatlong araw kang pahinga. Oo, diba? Hindi ka mas productive ka pa sa bahay kung... Pero mali mo, yan din yung hinihintay na resolusyon para ma-solve ang traffic. Ano kaya? May sinasabi kanina si Sir Kiko, yung mga arawan. I'm sure i-address ng mga company yung mga minimum wage earners na kumikita lang ng per day kada araw na kung paano i-adjust yun. Siguro kung 12 hours yun, at basta punuin nila yung kung kailangan nila na 40 days. 40 hours. Kailangan yung matapos nila yung ano na yun. Ika-count na lang as ano. Siguro, may mechanism naman siguro iyaan ang Congress. So dapat na talaga tama si Sir Fred, ayusin kung paano yung magiging lalo. Para hindi affected yung mga minimum wage earner. Kasi syempre, yung mga businessman, yung mga company owner, mga employers. Siyempre sila yung mga affected yan. Ano pag restaurant, di ba? Yun, oo. Depende ba kaya? Lalo na pag yung restaurant mo, eh maliit lang naman. Ang problema nga dyan, doon sa mga services. Mm-hmm. Kung yung services ang trabaho. Oh. Sa akin ba? Oh, service din tayo. So, pwede rin naman nasa pag-uusap ng empleyado at management. Pero ngayon, di ba parang merong mga kumpanya na ang hindi na sila pumapasok ng Monday. Oh, may gano'n. Diba? Parang Friday. Tuesday ang simulaan ng pasok nila a week. Kapag gano'n, kada linggo. Kaya minsan pansinin nyo, pag Monday, medyo maluwag ang pasok. Actually, kahit sa UP, wala silang pasok usually yung mga bata ng Monday. Kaya maluwag. Hindi na Wesley? Wala. Monday na, sir. Okay. Oh, Monday. Wala silang pasok. Ayun nga. Pwede natin, pwede i-try. Malay mo, hindi ba? E kung hindi naman pwede, balik na lang sa dati. Kasi kailangan talaga ng alternative eh. Lalo na pag araw-araw ang nararanasan yung traffic. Kung isang oras ka dun lang sa stretch na yun na 5 minutes, kaya mo nang anin yung Mindanao up. Nakaka-depress yan, di ba? Nakaka-ano talaga. Parang marami pang nagsasabi na yung traffic ang nakaka-stress kaysa sa trabaho. Oo, sa totoo lang. Ikaw, Melvin, hindi ka nagsasalita. Agree or listen? Sa akin, okay yun. Oo. Pero mas maganda yung kung ano ka na, tawag dito, working at home din. Isa pa rin yan, no? Oh, isa? Para yung at least, kung hindi ka man pumasok sa opisina, natatrabaho ko pa rin sa ano. Actually, meron ng mga company na ganyan. Parang binugay yung kampanya. Work from home. Meron na tayong law on work from home, kaya lang. Ah, meron na? Optional. Depende sa company. Hindi kailangan na implement. Basta, so, bagay yung
decision ng tao. Oh, yung iba kasi hindi applicable yung work from home. Mm-hmm. Bali sa atin may ganun. Pero pwede. Dun sa mga applicable, makakatipid sila dun. Totoo. Mm-hmm. Ang kumpanya eh. Kuryente. Nang patubig. Totoo. Ang hindi lang pwede yung kung imbalsam work. Alam ang work from home. Diba? Pwede naman. O kaya security guard. Iruha mo yung mga... Dictation. Pagpilita ka doon sa ano. Okay. O kayo mga ka-friendship, mga ka-tropa. Ano? Pabor o hindi? Tama. Pabor! O, oh, yung daming pabor na bina ko kaagad. Ilan sila? Well, anyway, sa lahat ng mga gustong mag-post ng message, mga suggestions, comments, violent reactions, post lang kayo dyan sa aming ano, ha, social media account. At syempre, as usual, babasahin namin yan. Bago kami... Maligo. Paigo. Paligo talaga. Anyway, hanggang sa susunod pong edisyon ng...